May special role raw ang mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimby sa pagiging private citizen ng tito nilang si outgoing President Noynoy Aquino. Si Chris may miss din para sa Duterte administration. Yan ang eksklusibong chika ni Nelson Canlar. Matapos ang 7 linggong bakasyon sa Hawaii at mainland USA, nagbabalik si Chris Aquino para tumulong sa pag-transition ng kanyang kuya na si President Noynoy Aquino sa pagiging private citizen. Timing din ang kanyang pag-uwi para dumalo sa inauguration ni Vice President-elect Lenny Robredo. Sa eksklusibong panayam, ikinuwento niya ang kanyang pagtulong sa pag-uwi ni Pinoy sa kanilang family home sa Times Street. Makakasama daw ni Pinoy ang isang yaya, isang house help at isang cook. Meron kami mga last minute na chinek kasi hindi pa niya nakikita. Hindi naman surprise, it's just that he hasn't been inside the house. Ginawa yun lahat na yung mga sisters kong nangialam. Tapos yung for tomorrow, syempre pagdating niya, at least inasikaso namin na may food, na may naghanda. Sa tulong daw ng kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimby, pipilitin nilang ma-enjoy ni Pinoy ang pagiging private citizen. Hindi raw mahilig mag-travel ang presidente at maghihintay lang sila ng mga plano nito. Nag-promise siya dun sa 2 boys na kasi nag-gaya sila na Tito Noy, you said you wanted to go to the beach, so you're going to bring us. Kasi di ba parang nasabi niya yon na ang dami niyang in-inaugurate, ang dami niyang tree planting na ginawa, pero siya mismo yung maglakad-lakad daw doon. So yun siguro, yun ang mga gagawin. Tapos sinabi rin nila, meron silang mga movies na nilista na sinabi nila kay Tito Noy na we have to watch this. Mananatili ang Presidential Security Group kay President Noy kahit wala na ito sa pwesto. Si Chris kukuha naman ang private security personnel para sa kanyang dalawang anak. Wala raw siyang kaba kahit pa nagkaroon ng threat ang mga bandidong Abu Sayyaf sa buhay niya ilang buwan pa lang nakakaraan. Wala naman na yun siguro kasi kinailangan lang naman nilang gawin yun dahil yung kapatid ko pwedeng pumirma-pirma ng ano-ano, eh ngayon dead man na sila. Hindi man sinuportahan ng kampanya, sinabi ngayon ni Chris na dapat daw suportahan ng lahat si President Duterte. Bilang mga Pilipino, magandang bigyan natin ng pagkakataon ang bagong mga mamumuno sa ating bansa. I pray for President Duterte. I pray that our country will continue to prosper economically. At sana, yung ano, di ba kasi parang bilang nanay, di ba, gusto ko yung curfew. Oo, bilang nanay. Yung ano, so yung ano, I think na in the same way na ang dami-dami naman na nagdasal para kay Noy to finish it and to be successful, I'll do my share also. Bilang pagtupad naman sa kanyang pangako kina Marian at Dingdong Dantes, nag-taping si Chris sa show ni Marian na Yan ang Mornings. Mapapanood ang kabuuan nito sa darating na Biyernes. Nelson Canlas, Katutok, 24 Oras.